Ayun, mga kuya, habang inaantay ko yung tropa ko, tinesting yung motor, dumating tong Kimco Super 8. Papagawa daw. Anong nangyari? Pinagawa sa construction, nag-tumilis siya. Pinalitan ng ano? Nang? Barbula. Pinalitan ng barbula? Ito? Nagbayad siya ng mga ano, tapos ganun pa rin. Paano? Ano bang nangyari ngayon? Mamatay. Mamatay sa kanya. Mamatay siya. Tatakuhan ng mga nila mamatay. Kapag tumatakbo na, mainit na, namamatay na. Barbula pinalitan. Binabalaw head niyan eh. Yung carburetor nilinis. Eh, tinanggalin na yan eh. Sabi daw ano? Ano sabi? Sa carburetor. Kaliado na daw. Yung carburetor? Oo. Kasi hindi pa napapalinis mula noon. Nilinisan din. Pero hindi ano, hindi tawag nito yung... Sige. Bali, check natin kung ano yung problema. Susubukan ko rin kung ano yung ano nito. Sige, checkin din natin yan. Battery, low bat. Eh, paano na-start? Kick lang. Dati kayo kick, ayaw na bumalik eh. Eh, kung magawa ko, dahil tinanong ko nga kung kaya sa inyo. Asan ba yung train? Ganyan, ganyan. Iwan mo na lang yan para ma-double check, ma-ano ko. Marami i-check yan eh. Matapos na ito, yun ang susunod ko eh. Aayusin ko lang yung ano nun, saglit. Tapos, i-checkin ko na yan. Kung anong problema niyan. Unahin ko na to. Thank you pa. Hindi, saglit lang naman ako to. Yun, good morning mga kuya. Hindi ko na tinapos kagabi dahil... Nasakit na ng katawan ko. So, bali kagabi dito na gawa ko. Nag-valve clearance ako rito. Tapos, wala sa timing, kaya pala palyado siya. Nung dinala rito, palyado to. Sabi ng may-ari, dinala niya to sa isang shop. Pinalitan daw ng valve na. O ng valve. Tapos ganun pa rin. Namamatay-matay pa rin. At parang wala raw sa timing pati. So ang ginawa ko, tinanong ko muna siya kahapon kung ano yung mga nangyayari dito sa kanyang Super 8. Para malaman ko kung ano yung mga gagawin ko dito. Hindi ko na nagawang videohan paano ko tinatiming siya at pinabalb clearance. Pero maliwanag na ang ginawa ko dito, nagbalb clearance ako, mag-tune up, at saka tiniming ko dahil wala sa tamang timing. Ayun. Palyado. At ngayong umaga, ito ang gagawin ko naman. Pinaklas ko muna yung kanyang carburetor. Tinanggal ko yung carburetor dahil lilinisin ko. Ginawa ko talaga ng paraan tong carburetor niya, eh wala na talaga. So bali palyado na talaga tong carburetor, kaya nag-decision din ang may-ari na sabi niya papalitan niya na lang. Dahil itong TPS, nagloloko na rin. Papalitan ko ngayon itong carburetor. Nakabili yung may-ari na itong Super 8. Ito. So, bali, ang original daw na ito, nasa 2.6. Pero, hindi kaya ng budget niya. Kaya nirekomenda sa kanya ng pinagbilan niya, pwede naman daw tong ganitong klase. GY6125 pang Super 8 daw to, pwede. Sabi nung
shop na pinagbilan niya. So bali ang halaga nito, sabi niya sa akin, nasa 1,200. Ito, wala na tong auto-choke. Ay, auto-choke. Wala na tong TPS. So ito mga kuya, babaklasin ko na tong carburetor para mapalitan ko na ng bago. Tapos, testing. Ito yung bago, tanggalin ng takip. So ayun mga kuya, okay na yung kanyang carburetor, sana hindi na mamatay. Ayan. So ayan, umokay siya. Kanina pa yun nakasindi, kaya ire-rev ko. So, naka 2 points na ako. Valve clearance sa timing. Then, carburetor. All goods na. So, isa na lang. Wiring. Kasi, eto, pagpepreno, may ilaw yan. Ayan o. Kung may preno, may ilaw. Hindi tama yan. So, bali, meron akong gagawin dito sa likod, hahanapin ko kung ano kasi may ginalaw daw dyan eh. Okay mga kuya. So bali, naka 2 points na ako. Valve clearance sa timing. Pangalawa, itong carburetor. Okay na yung carburetor. Pangatlo pa pala, itong kick. Kung nakita niya sa unang video, pag kick niya, andito na lang, hinihila pataas. Ayan, okay na yan. Ayan. Okay na yung kick niyan. So, update ko kayo mamaya ulit, mga kuya. Titignan ko naman ng wiring nito. So, ayun mga kuya. Napalitan ko na siya, di ba, ng carburetor. Okay na. Kagabi, tinesting ko, medyo nagloloko pa siya. Para siyang namamaliya pa. So, bali, ngayong umaga na to, ang ginawa ko, chinek ko naman tong CDI niya. Ay, ano ba? Ito. So, bali, ang ginawa ko ngayon, inalis ko tong CDI na to at gagawin ko na lang siyang 4 pin na CDI. Bali, battery operated pa rin pero gagawin ko siyang 4 pin na CDI. Hindi na maganda yung baton ng kuryente ng CDI na to. Dahil may 6 na taon na rin naman to na hindi pa napapalitan. So sabi ko doon sa may-ari, i-battery operated namin siya na 4 pin. Kasi nag-canvas siya nito, yung replacement nito na 8 pin ay nasa 1.8. Tapos ang original 2.7 o 2.8. Eh hindi niya nakaya yung budget. Sabi ko sige, mag-ano na lang tayo. 4 pin na CDI. Battery operated. So, bali pinabili ko siya ng CDI na Lipan 110. GRS na brand. Okay. So, bali ito yung socket niya. Ganito lang ang ginawa ko dyan. Tingnan nyo. Dahil ang sakit ng original ay nasa 8 wire siya dito sa sakit. So bali yung 8 pin. Yung 8 pin na to. Teka, focus natin.
Ayan, yung 8 pin na yan ay may laman lahat yan. Ayan, yung 8 pin na yan. So, bali yung dalawa dyan sa TPS at saka yung dalawa rin para doon sa outer choke. Ayan. So, bali ito ipapalit natin ngayon. Panglipan 110. Then, check natin kung gagana siya. Kung tama yung connection. So, bali papa-ano ko sa inyo. Ito. Ito, ha? So, pag nakaharap sa inyong ganyan, ang CDI. Ha? Ito yung pinaka-lock niyan ng socket. Pag nakaharap sa inyo ang CDI, dito sa taas, sa left corner, sa upper, pulser yan. Pulser. Tapos dito sa katabi niya, sa kabilang side, sa taas, ignition coil. Sa baba ng ignition coil, positive. At sa baba ng pulser, ito yung ground or negative. So, bali yung color coding niya, hindi na masusunod dahil yung socket nito ay iba-iba yung kulay. So, hindi natin susundin yung color code ng netong socket na to. Hindi natin susundan yan kasi malilito lang tayo dahil iba yung color code mula dito sa socket naman ng original. Alamin lang natin kung saan, o alamin lang ninyo kung saan nakapwesto yung kanyang pwesto, katulad nito. Itong dilaw, nakapwesto na yan para doon sa ignition coil. Tapos ito, para sa pulser. Ito para sa ground. Ito para sa ito para sa positive na galing sa susian. So, bali dito sa socket ng nito ng original na Kimco na CDI, alamin ninyo dito kung alin dito yung apat na yan. Itong blue na may lining na yellow, ito yung pulser. Ito namang itim na may lining na violet ay ayan ang positive niyan. Okay, tapos ito namang black na may lining na yellow, ayan ang ignition coil. At itong green, ito yung ground. Okay, so bali yan ang dyan lang i-coconnect to, apat na to, at gagana na yan. So ngayon mga kuya, ito, itatry na natin siya. Itong CDI na to, DC CDI. Dito sa stack na to, na CDI, pumupugak-pugak pa rin yung carburetor. Yung parang gusto niyang mamatay pero hindi magtutuloy. Tapos medyo delay yung hatak. So, kaya nag-decide ako, nasabi ko, gawin na lang namin 4-pin. Para matanggal ko na itong... Kasi kahit natanggalin mo to, i-disable ko siya dito. May kuryente pa rin na galing dito yan. Parang may something eh. Basta, makikita niyo. Ito ha. Saan ko na siya. Okay. Start. Malamig pa, malamig. Okay.
ayun, mga kuya. Makita naman ninyo na umandar siya sa 4-pin. Okay. Makita nyo umandar siya sa may CDI na pang Lipan 110. Na lang sa 8-pin, meron tong TPS at meron tong auto choke. So disabled na yon. Kaya itong apat na to, dalawa na yan, saka itong dalawa na to, ito yan. Kaya pwede siya. Bumili yung may-ari ng langis para i-change oil na rin. So, ayun lang mga kuya. Pag-change oil, hindi ko na siguro bi-video. Masyadong mahaba na. So, mga kuya, kung hindi ka pa nakasubscribe, maraming salamat sa pagbisita mo sa akin channel. Kung hindi ka pa nakasubscribe, hit mo na yung subscribe button, pati na rin ang notification bell para kung meron akong bagong i-upload ay ma-update ka, kuya. Maraming salamat sa iyo at sa mga bibisita sa akin channel. Mabuhay po kayong lahat. Then, peace out.